napapansin nyo na meron watermark here, ang main problem ko lang is yung watermark. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo kung paano ko in-edit yung aking mga vlogs using my phone. Itong video editor app na to is okay na okay to para sa mga beginners at sa mga gustong magsimula na kanilang YouTube channel. And also para sa mga students, lalo na pag may mga projects sila tapos kailangan nila mag-present ng videos nila tapos kailangan nilang i-edit, ganun. So, okay na okay itong app na to. Kung matagal na kayo sa YouTube channel ko, mapapansin nyo na meron watermark here sa lahat ng videos ko. Kung matagal na kayo sa YouTube channel ko, mapapansin nyo to, meron akong watermark lagi dito sa taas ng video ko, yung kanyang watermark. So, yung KineMaster yung ginagamit kong video editor app ko. Before, hindi pa naman KineMaster yung ginagamit ko. Ang ginagamit ko is yung Viva Video. Nag-Ucut din ako, tapos Filmora Go. Viva Video, existing pa rin siya sa akin. Madalas ginagamit ko yung Viva Video kapag sa makeup tutorial, kapag mag-ano ko, yung mag-emote-emote, yung ganun-ganun. Yung after ko matapos yung makeup, yun yung ginagamit kong app, yung Viva Video, kasi meron siyang themes. So, meron doon yung automatic na kapag in-insert mo yung video tas namili ka ng theme doon, automatic, siya na yung kusang mag-edit sa'yo. So, isa yun sa mga ginagamit ko. Tapos, yung Ucut naman, maganda rin naman siya, same as Viva Video. Yun nga lang, hindi ako masyadong na-satisfy sa app niya. So, Filmora Go, same din, hindi rin ako na-satisfy. So, yung tatlong yun, yung Viva Video, Ucut, tsaka Filmora Go, hindi ako na-satisfy. Parang, hindi siya yung hinahanap ko na gusto kong maging editor app. So, nanood ako nung video ni Bam Life. Kung kilala nyo si Bam Life, pinanood ko yung video niya about KineMaster, kung paano niya ginagawa. Sabi ko, ay, try natin yung KineMaster. Simula nun, tinry ko siya. So, mag-2 years ko na siyang ginagamit sa aking channel. Kung mapapansin nyo, ang main problem ko lang is yung watermark. Yung watermark kasi, pwede mo siyang maalis kapag in-avail mo yung kanilang premiums. So, kasama dun, matatanggal yung watermark. But since hindi ko naman na-avail yung premiums ng KineMaster, so, sa buong video ko, lahat yon may watermark. But then, meron akong natuklasan about KineMaster. So, nanood ako sa YouTube kung paano mag-install ng KineMaster na walang watermark. And lahat ng premiums mo ay makukuha mo ng free. So, nag-search ako sa Google ng KineMaster APK. So, ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng pinag-downloadan ko ng KineMaster APK. Pero nasa inyo na yun guys kung i-download nyo siya o hindi. Kasi hindi siya sa Google Play. So, nasa inyo yun kung gusto nyong i-download yung APK nun, nung KineMaster or hindi. Kasi once na i-download mo siya, parang itatanong kanya kung sure ka bang i-download mo kasi mamaya pwedeng maka-damage ng cellphone mo. Wala naman nangyari sa cellphone ko nung install ko yung KineMaster APK na yon, na binigay ng link ng isang YouTuber din. So, dito na tayo sa mismong ating app, no, sa KineMaster. So, bago ko ituro sa inyo yung paano ko mag-edit sa app, sasabihin ko muna sa inyo yung downside ng KineMaster with watermark. Lalo na kung sa Google Play kayo mag-i-install. Pero kung gagamitin nyo naman yung link na ibibigay ko sa inyo, kung i-download nyo yung APK na yon, walang watermark yon. Automatic, yung watermark plus yung mga premiums nun ay included na dun sa APK na yon. Kapag gusto mong i-access yung mga premiums, kailangan mo magbayad. Pero doon sa APK na yon, wala na kayong babayaran at all. Yun nga lang. Syempre, medyo risky rin kasi hindi sa Google Play mo siya i-install. So, isa rin to sa mga downside ng KineMaster, which is yung ano, kapag nag-import ka na ng videos mo sa KineMaster app, automatic magkakaroon ka ng copy sa internal memory. For example, ang total raw videos mo is 2 gig. Ang mangyayari ay magkakaroon ka rin ng 2 gig copy sa internal memory mo.
Katulad ng nangyari sa cellphone ko, sa dami ng apps sa cellphone ko, 1 gig na lang yung available space sa internal memory ko. Pero lahat ng videos ko nasa external memory or SD card. Pero once na nag-edit na ako sa KineMaster, lahat ng videos na ipapasok ko o i-import ko, automatic magkakaroon ng copy sa internal memory. However, kapag total niya is 2 gig na, tapos ang memory ko is 1 gig, kailangan ko pang mag-delete ng mga apps para makuha ko lahat ng videos. Kasi hindi magpo-proceed yung pag-import ng videos hanggat walang space yung internal memory mo. Isa yun sa mga downside. Isa rin yun sa mga kinabibisitan ko kapag sobrang laki na ng kailangan ko para ma-import ko lahat ng videos. Dahil nga nagkaroon ng copy sa internal memory, upon editing, hindi mo pwedeng i-delete yung kopya sa internal memory. Hindi mo pwedeng i-delete yun. Kasi once na i-delete mo yun, makokorap yung copy mo sa KineMaster. Habang ini-edit mo ha. Kasi na-try ko na yun, dinilit ko yung copy sa internal memory na korap yung files ko doon sa KineMaster app. So, advantage naman sa KineMaster is very accessible kasi meron sa Play Store. Yun nga lang guys, kung gusto mong i-avail yung premiums nila, may bayad. At kung gusto mong matanggalin yung watermark, babayaran mo yun. And easy to use. Hindi mo na kailangan manood pa ng mga tutorial kasi sobrang dali niyang gamitin, hindi ka maliligaw. And sobrang basta madali lang siya, guys. Hindi talaga siya mahirap. Hindi ako nahirapan. Ang daming transition na libre kung hindi kayo mag-a-access nung premiums nila. Meron naman free transition, layering, fonts. Isa rin sa mga gusto ko kasi may zoom, may speed and slow motion. Tapos may mga effects. Ang gaganda rin ng mga effects nila na libre. Tapos may mga overlay or yung mga sticker na tinatawag. Tapos meron din naman silang mga free song. Hindi ko pa natatry yung mga free song nila kasi baka makapiright ako once na in-upload ko sa YouTube. So ayun guys, bago tayo mag-proceed dun sa papakita ko sa inyo kung paano ko ini-edit na yung video, bibigay ko yung link mamaya kung paano ko siya din na-download, saan, and paano yung process niya. Mag-i-screen record na lang ako guys. Pero gagamit na lang ako nitong Supremo 4K para makikita nyo pa rin ako. And ayun, so mag-start na tayo. Hi guys, so ito na. Punta tayo sa KineMaster. And then pinutin natin yung gitna. Tapos mamimili kayo kung gusto niyo ng 16x9, 9x16, or 1x1. Yung 16x9, ito yung ginagamit natin sa YouTube. Tapos yung 9x16, I think sa Facebook to ginagamit. Tapos yung 1x1 is sa Instagram. So dito tayo sa 16x9. So ganito magiging itsura niya guys kapag inopen mo yung app. Pipinutin natin yung media guys. Tapos pupunta tayo sa camera or kung saan album yung may gusto kayong i-edit. Dito lang tayo sa camera. Tapos, hanapin natin yung video na gusto nating i-edit, guys. Ayan, hintayin lang natin na ma-import yung video na gagamitin natin as a sample. Pero habang hinintay natin, guys, kung bago pa lang kayo dito sa app na to, pindutin nyo itong parang bahay na to. O yung KineMaster Asset Store. Ayan, lahat ng mga effects nandito. So, yung effects, transition, overlay, yung fonts, and yung audio. So, audio guys, hindi ko pa natatry ito ever since. Kahit meron pa siyang free dito. May free dito sa baba. Ayan. Kasi baka makapiright ako kapag ginamit ko to guys. So, hindi ko na lang siya ginagamit. Meron din mga sound effect dito, pero hindi ko siya ginagamit. Meron akong sariling sound effects na dinownload. Ayan. Okay na. So, ito yung video ko kanina. So, ayan. Sample na lang yan, guys. Ayan. Katulad na to, hindi pa ako prepared dito sa video na to. Pwede natin siyang i-cut, guys. So, pwede natin siya i-cut dito using ito, yung may scissor dito. Tapos, split at playhead. Yan.
pwede natin erase to. Ito may erase dito. Ayan, pwede na tayo mag-start dyan. Tapos kunwari, ayan. Gusto mo lagyan ng effects. Tapos, pwede kang gumamit ng magnifier or fish eye. Fish eye na lang kasi medyo parang kengko yung dating. Tapos, pwede natin siyang i-crop. Ay, crop. I-trim. Ayan. Tapos, kunwari, nabitin ka masyado dun sa ginawa mo. Pwede mo siyang i-adjust-adjust ng ganyan. Pwede mo rin i-adjust-adjust din yung dito sa harap. Kunwari, namali ka ng gunting, ng trim, ganyan. Pwede mo siyang i-adjust ng ganyan. Okay? Yan. Sample. Hi guys! Welcome back to my channel. For this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking Tapos, kung gusto mo mag-insert ng audio, kunwari, sound effects. Ito kasi nakaayos na sa akin lahat ng mga sound effects ko. So, nilagyan ko ng S.E, meaning sound effects. Tapos, maghanap tayo nung funny laugh. Ito, funny laugh. Insert natin using yung ano, yung may plus sign. Tapos, pwede natin i-insert yung aking intro. Yung may vlog. Ayan. Yan, sample. Tapos, after nyan, kung gusto ko pa mag-insert ng video for TikTok. Yan. Yan. Sample na lang natin to. Hintayin mo natin ma-import yung video. O nga pala guys, kapag maglalagay kayo ng background music, make sure na hindi makakopyright yung background music nyo, yung video nyo. Kasi may ibang nagka-claim ng kanilang copyright. So, ito yung speed. Yan, pwede nyong slow, pwede nyong mabilisan, hanggang 16. So, back tayo sa 1. So, ganito yung tsura niya kapag slow-mo. So, 0.5. Oh, yan. Slow-mo. Pero kung gusto niyo pang mas mabagal, mayroon pang ibabagal yan. Sobrang bagal talaga niya, guys. Oo nga pala. Baka mag-worry kayo kasi kapag lumagpas kayo sa 2 pataas ng speed, ano, hindi maganda yung itsura niya dito kapag nag-edit kayo. Ayan o. The preview may not play properly when the clip speed is set higher than 2 times. The exported video will play correctly. So, baka doon kayo mag-worry. So, okay lang yun, guys. Okay pa naman yun. Gusto mong i-mute to. Ayan, mute audio. Dito na lang ako automatic. And beware, guys, kapag nag-speed kayo, tapos di kayo nag-mute audio, minsan nagiging, ano siya, chipmunks. Yun. So, i-keep pitch mo siya para ma-maintain mo yung audio niya o yung original mo. So, mute audio natin kasi baka makopyright tayo. And then, hanap tayong audio dito. So, ang ginagamit kong background music is yung kay Bensound tsaka Exxon. Yung dalawang yon libre mo naman siyang pwedeng i-upload sa yung channel as long as bibigyan mo sila ng credit sa inyong description. So, every time na mag-upload kayo ng videos nyo, make sure na i-credit nyo sila. Kasi libre na nga lang, tapos ninyo pa sila i-credit, diba? So, Sandcast na lang yung try natin. So, pwede natin siyang hinaan, pwede natin siyang laksan, pwede pang mas malakas. Ito, ginagamit ko to, auto volume. Kadalasan ginagamit ko to kapag nagsasalita ako. So, marahil ito gagamitin ko kapag nagsasalita ako, auto volume. Pero dahil gagamitin natin sa sounds, ito na lang. Adjust natin. So, kapag feeling mo malakas yung sounds mo, minsan ginagawa ko kalahati. Tapos, sa transition naman, guys, meron ako dito. Ayan, marami tayong choices. Ayan. Yung mga sample, blade. Ayan, may mga ganong effect. Crimson. Pero, ito kadalasan ginagamit ko, yung close side,
And ito yung mga classic transition, yung kilalang-kilalang crossfade. Tapos ito 3D flip. Ayan, pag 3D flip yung ginagamit ko, in-insertan ko to ng whoosh. Kung alam niyo yung whoosh, ito whoosh. Yan. Sample natin siya, ha. Ayan. So, ganyan yung sample niya. Tapos, gusto nyo mag-zoom, guys, kailangan nyo munang hatiin. Ayan, split at playhead hanggang saan nyo gusto. Tapos, pinutin nyo yung video na gusto nyo i-zoom. Tapos, yan. Start position. Gusto nyo ba yung zoom tapos palayo? Or yung zoom talaga na ganyan? Pwede mong pinutin yung equals kung gusto mong zoom parehas or yung fade away effect. Pero kung gusto mong zoom na zoom, ganyan. Yan, oh. Yan. Tapos, meron din dito. Overlay. Ayan. Ito yung overlay. Ito yung parang mga stickers mo. Ayan. Actually, guys, yung mga effect-effect dito, hindi ko pa na susubukan lahat, guys. So, pwede natin adjust dito. Ayan. Ayan, usog natin. Ayan. So, pwede natin liitan. Ayan. Ayan, clip graphics. So, meron ako mga clip graphics dito, pero hindi ko masyadong ginagamit dito. Parang ano lang siya eh. Ayan. Parang magiging border mo lang siya. So, hindi ko man to ginagamit. So, none na lang. So, madalas kong ginagamit is yung mga transition, yung effects, ganyan. So, try natin itong... Actually, hindi ko pa natatry lahat to eh. Tapos, pwede kayo mag-insert ng picture. Example na lang is yung mga ito. Example lang yan. Ayan. Ayan. Example, ito yung pinaka-background mo. Pwede ka mag-insert ng text. Hello. Tapos, may mga font dito. Ayan. Pwede ka mamili dyan. Marami kang pagpipilian, guys. Ayan. Ito na lang, Luna. Tapos, meron tayo dito outline. Kung gusto mo may outline, i-pull mo lang. Tapos, pwede ka mamili ng color na gusto mo. Pero, since black na lang. Tapos, kung gano'ng gusto mo kakapal, manipis. Ayan. Ito yung normal. And then, shadow. Kung gusto mo ng shadow. Ayan. Tapos, kulay. Anong gusto mong kulay? Pink. Ganyan. Tapos, meron ding glow. Able natin. Pink ulit. Glow. So, hindi siya kita, no? Ayun. So, spread. Size. Ayan. Tapos, meron ding background color. Enable natin. Tapos, pwede tayo mamili ng violet. Yan. Full or hindi full. Ganyan. Tapos, pwede natin lagyan ng animation. So, we have slide left, slide right, slide up, slide down, clockwise, counterclockwise, drop, scale up, scale down, converge, letter by letter, wipe right, wipe left, wipe up, wipe down, pop outward, pop down, pop up, pop open, enter slide up, enter slide down, rubber stamp. Tapos, meron ding overall animation. May mix slow, may flicker, may pulse, may jitter, may fountain, ayan, may ring, may floating, may drifting, may squishing, may ring, may counterclockwise, may clockwise. So, nasa inyo yan, guys. So, slide left lang ako. So, ayan. And hello! Ayan. Kung gusto mo kumuha ng picture dito sa video na to, tapos gagawin mo siyang, pindutin mo tong parang capture dito.
Yan, capture and save. Ayan. Meron ka ng picture. Ayan, capture. So, kapag gusto nyo mag-insert ng video next to this picture, next to this hello, medium pipindutin nyo. Pero kung gusto nyo mag-insert ng video or picture mismo dito sa naka-insert ng video, ito kayo sa layer, tapos media. Tapos, pili kayo ng gusto nyong i-insert. So, ito yun eh. Tapos, pwede nyong paliitan. Pwede nyong lakihan. But since gusto ko maliit lang, ayan. Tapos, syempre, itatanggalin ko yung sound niya para hindi tayo ma-copyright, guys. Ayan. Ayan, something like that, guys. So, ayun lang. Ganun lang ako mag-edit, guys, ng aking video. Hindi to yung actual na ini-edit ko, guys. Binibigay ko lang kayo ng sample kung paano mag-edit ng video. Nga pala, dito tayo sa store. Kapag avail kayo ng premiums using Google Play, kapag doon kayo nag-install sa Google Play, no, may bayad to mga premiums. Pero kung gusto nyong i-install gamit yung APK na ibibigay ko sa inyong link, ma-avail nyo na lahat itong mga premiums na nakikita nyo dito sa screen. Ayan. So, itong mga to, hindi ko pa natatry lahat. So, baka itry ko soon. Pero hindi pa ngayon. Tapos, kung ano, meron ditong undo button. So, ayan. Ganyan siya undo. Pwede natin redo. Ayan, project settings. Auto master volume, kung gusto nyong lahat ng mga audio nyo naka-auto, automatic, naka-todo na siya. Tapos, fade in, fade out. Sa video, ganun din, video fade in, video fade out. Tapos, editing. Hindi ko na pinapakailaman ito. Fade and screen lang yung ginagamit ko. Kasi minsan, tinry ko na ito minsan naguluhan lang yung video ko. So, hindi ko na siya binabago. Tapos, etong button naman na to, makikita nyo yung mga layering dito. Kung hindi nyo nakikita sa normal. Kasi pag ganyan, gagantuin mo pa siya. Parang i-slide up mo pa siya para makita mo yung layering niya. So, ayan. Makikita nyo dyan. Tapos, nandito naman sa baba yung video. Kaya gusto ko to kasi may layering siya. Maganda siya. Kasi, hindi ka tulad nung ibang app na hindi mo makikita lahat ng layering. Pupunta mo pa yung ibang button para mapuntahan mo yung layer na yon, yung effect na yon. Ito, lahat ng effect nandito na. Ayun, reverse. May reverse din dito. So, hintayin natin siya mag-reverse. Yan, reverse complete. Pabaliktad na siya, guys. Ayan. Rotate mirroring. Ayan. Di ba minsan meron tayong mga video na naka-landscape siya pero naka-portrait yung kuha mo? Gets nyo ba? Ano talaga siya? Landscape pero minsan naka-portrait. Meron ditong rotation. Rotate button. Ayan. Pwede nyo siyang pindutin. Tapos may color filter. Kapag bet nyong may mga ganyan-ganyan, effect-effect ng color. Pero hindi ko siya ginagamit. Tapos, meron ditong adjustment. Ito kadalasan ginagamit ko kapag sa Supremo ko siya ginagamit. Or, minsan may mga videos ako na madilim. So, ina-adjust ko yung brightness. Tapos yung contrast, saturation, vibrance, temperature, highlight, shadows, gain, gamma, lift, and you. And EQ. Ayan. Meron din ganyan. Volume envelope. Ito, madalas kong ginagamit. Lalo na kapag pa-ending video. Ginagamit ko tong volume envelope sa mga, sa background music ko siya ginagamit. Lalo na pag pa-ending. Gusto ko medyo pahina yung sound. Fade in, fade out mo.
Tapos, reverb. Kung napanood niyo yung video ko na kumanta ako, so ito yung ginagamit ko pang effect dun sa boses ko. So, concert hall yung ginagamit ko. Para, alam mo yun, may sound effect siya. Voice changer. So, meron ditong 2-pitch 1, Alien 1, Chipmunks, Chorus, Confusion, Death Metal, Deep. So, marami tayong pagpipilian dito na voice changer. Ang madalas kong ginagamit dito is yung Chipmunks lang. Before. So, yung mga dati kong video, yung mga unang-unang video ko, guys, ang ginagamit ko is yung Chipmunks. O nga pala, tuturo ko sa inyo, yung sinasabi ko sa inyo kanina na ano, kapag nag-import kayo ng video, tapos dinilit nyo yung copy doon sa internal memory, makukorrupt to. So, papakita ko sa inyo, guys. Ayan, try natin i-delete ito. Ayan, na-delete na natin siya, guys, ha? Break tayo sa Hindmaster. Ayan, na-corrupt na siya, guys. So, importante na kapag gamit kayo ng Hindmaster, make sure na meron kayong enough space. Kung mag-export kayo, ito pa yung nito nyo, guys. Sa taas. Export anyway. Export anyway na lang natin. Tapos, hi. Yeah. So, ito na, guys. Punta tayo sa ating Internet Explorer or kahit sa kahit anong web browser. But since sinave ko na dito para nakaready na ako. Ayan. Ito. So, kapag kinlik nyo yung link na yon, pindutin nyo itong download button. So, ito yung version niya, guys. Ito yung file size, 60 MB. Pag na-download nyo na siya, punta kayo sa files nyo. Dahil ako may, APK folder. Ayan, pindutin natin siya. So, ayan na siya, guys. Nadoble ko lang yung pag-download. So, ayun na guys, pinakita ko na sa inyo kung saan ko in-install yung aking Hindmaster Pro APK. And, nasa inyo na yun guys, kung gusto nyo install yon. So, nasa inyo na yun kung i-risk nyo yung inyong cellphone. Pero, wala naman nangyayari sa cellphone ko nung in-install ko yon. Dahil before, gumamit na rin ako ng Viva Video APK. Wala naman din nangyari. And siguro, maghanap lang din kayo ng magandang source. Yung wala talagang virus at all. Pag-usapan natin yung sa music, no? Yung background music nyo, guys. So, as much as possible, yun ang iniiwasan natin lahat, guys. So, yung mga background music, hanggat maaari, maghanap tayo ng background music na hindi sila nangka-copyright. Kasi kapag na-copyright tayo, yung video mo na ginawa mo, na pinaghirapan mo, yung content mo, dahil dun sa background music na yon, yung monetized nun, mapupunta dun sa owner ng background music na kinuhanan mo. So, anong ba yung mga background music na ginagamit ko? Kanino ako kumukuha? Ang ginagamit kong music is yung kay Ixon and yung kay Ben Sound. Silang dalawa lang yung pinaggagamitan ko ng background music. Kasi libre naman yung music nila. Pwede mo silang gamitin as your background music sa inyong mga vlogs. As long as bibigyan mo sila ng credit sa inyong description, kahit yung simple lang, minsan nagbibigay sila ng example. Nalagay lang nila yung, kahit yung website lang nila, yung social media accounts nila, pwede na yun. Sana itong video na to ay nakatulong sa inyo guys, sa mga aspiring YouTubers, mga students na gusto magtutong mag-edit ng video sa kanila using your phone. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like at i-share nyo na sa inyong mga friendship nyo. And mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. And puntaan nyo na rin yung channel ko to watch other videos in-upload ko. And see you on my next one and bye! I bet they're gonna break it, but what the hell do you know?